RSP, ugali nyo bang labas ng bahay lalo pa tuwing tirik ang araw? Nako, alam nyo ba na ang overexposure pala sa araw ay nakakapagpatanda sa ating mga balat? At upang pag-usapan ng tungkol sa photo aging, makakasama natin ang napakagandang dermatologist na si Dr. Trisha Pontejos. Rise and shine, Doc! Hi, good morning, Chi, and magandang umaga sa lahat ng nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Doc, si Chi ito, no? Well, ano po ba ang photo aging at bakit po kaya photo aging ang tawag dito? Okay, ang photo aging is a type of what we call extrinsic aging or aging due to our environment. And photo means light, di ba? So, photo aging is due to sun exposure or pagbilad sa araw. Okay, ano-ano po ba ang manifestation na ang balat pala natin ay nakakaranas na ng photo aging? So, ano ba ang signs ng photo aging? Mapapansin mo, yung skin mo nagiging dry, nagiging prominent yung tinatawag natin na wrinkles, and kapag medyo mas advanced na yung photo aging mo, you develop what we call sunspots, or melasma, or pecas sa balat. And sometimes, mas nakikita na yung mga tinatawag natin na parang veins or capillaries sa face. So, yan ang signs ng photo aging. Doc, ano po ba pinakasanhi nito? Ano ba to pag tumapat ka lang sa araw, magkakaroon ka na niyan? Anong usually sanhi nito? Okay, ang photo aging hindi yan nangyayari agad-agad. Ang cumulative kasi yan eh. Lahat ng sun exposure natin, mula pagkabata hanggang pagtanda, na-accumulate yan na nagko-cause yan ng cell damage. So, hindi ibig sabihin kapag naarawan ka for mga an hour, magpo-photo age ka kaagad. So, it takes time for that to happen. Another question is yung common na tinatanong ngayon, ang gadgets ba, computers, LED lights, can that cause photo aging? May pag-aaral na ngayon na nakaka-cause rin ito ng cell damage. So, kahit one hour kang nakatutok sa laptop, sa gadgets, or sa LED lights, it can still cause cell damage to your skin. Oh, wow. Doc, so pati paano pag bata, kunyari gumamit, dapat mo mag-SPF, mag-sunscreen? Kasi kung meron din palang effect na ganun yung gadgets, di ba? Well, di ba ngayon, minsan may nag-online school pa rin. So, more than one hour yon usually. So, hindi naman kung unless sobrang lakas ng gadget, pero kung buong araw siya nakatapat doon, it would be nice. Especially if your child is older than 2 years old, mag-sunscreen siya. Alright. Well, ngayon na alam na natin ang causes nito, Doc. Paano naman natin ito malulunasan? Para lagi maganda ang ating skin, di ba? Okay. Once you develop photo aging, medyo mahirap siya i-reverse, di ba? Pero let's say you have it already, meron ka ng wrinkles, meron ka ng pecas, ganyan. Lasers pa rin ang number one way to reverse it. Pero syempre, ayaw natin umabot sa ganon. Prevention is still number one, so wear your sunscreen. Well, tama. Kagaya nga ng sinabi niya ng ating kasama dito si Dayan Medina, prevention is always better than cure. Maraming salamat po sa kaalaman and tips, Dr. Trisha Pontejos, ang ating guest dermatologist. Stay safe and beautiful po. Thank you, Chichi.